Iginiit ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla Roque na tumatalima siya sa Quad Committee ng Kamara. Sinabi niya ito kasunod ng pag-contempt at pagpapa-aresto sa kanya ng Quadcom dahil sa tatlong beses na hindi pagsipot sa hearing kaugnay ng mga ilegal na pogo. Sabi ni Roque, sumusunod siya sa pagbibigay ng mga dokumentong hinihingi sa kanya. Pero sa tuwing magsusumiti raw siya ng medical document, palagi anyang may bago o dagdag na dokumentong hinihingi na mapanghimasok at lumalabag sa anya ay right to privacy. Sa kanya raw pang-unawa, wala na siyang maisusumiti na magiging sapat anya para sa Quadcom na hindi anya tinitignan ang merito ng mga dokumento. Ipinagdarasal umano niya na makikita ng Korte Suprema kung ano ang totoo. Pinadadalo si Roque sa pagdinig ng Quadcom dahil sa kanya umanong papel sa pagpirma sa isang lease agreement sa ilang Chinese national kaugnay sa illegal pogo sa Bambantarlac. Sabi ni Quadcom Overall Chairman Ace Barbers, pinagsumite ng medical document si Roque dahil nagsabi raw ito na sumailalim ito sa medical procedure. Dagdag ni Barbers, importanteng humarap sa komite si Roque dahil hindi anya masasagot ng mga dokumento ang mga tanong sa kanya. Wala rin daw siyang nilalabag na karapatan ni Roque. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon pero binaha ang ilang bahagi ng bansa. Anabi, Anasek 1, waterfalls. Ayan na guys, anaganod-anod na siya. Rumagasa ang baha sa Colosulu kaninang umaga dahil sa malakas na bugos ng ulan. Ayon sa mga residente, tumagal na mahigit isang oras ang mga pag-ulan kaya mabilis binaha ang mga kalsada. Nalubog din sa baha ang mga kalsada sa Barangay Ricarte sa Batac, Ilocos Norte. Gumuho naman ang bahagi ng bundok sa Bocod, Benguet kaya pansamantalang hindi nadaanan ng mga motorista. Agad nagsagawa ng clearing operation sa mga pag-ulang yan dulot ng easterlies at localized thunderstorms na magpapatuloy ang epekto sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na ng kalat-kalat na ulan sa Palawan, Aurora, Quezon, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa hapon, malawakan na ang pag-ulan at may malalakas na buhos kaya doble ingat. Posible ang heavy to intense rains lalo sa Central Luzon, Mimaropa, Western at Eastern Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Maging handa po sa banda ng baha o landslide. Dito sa Metro Manila, maaaring bago magtanghali ay may mga pag-ulan na. Posibleng maulit o magpatuloy yan sa hapon, kaya huwag kalimutang magdala ng payo. Noong nakaraang COC filing, dumagsa ang mga party list na gustong magkaroon ng kinatawan sa Kamara. Pero ang puna na isang grupo, tira naaabuso ang party list system na nilalahukan din ng mga political family. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Party list group ng mga bombero, vendor, solo parents, motorista, construction workers. Ilan lamang yan sa mga dumagsa para maghain sa COMELEC ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination para sa kanilang mga napiling nominees. Meron ding party list na may kaugnayan sa mga kilalang politiko at maging sa political party. 63 upuan kasi sa Kamara ang mapupunta sa party list groups, katumbas ng 20% ng kinatawan ng House of Representatives, alinsunod sa Party List System Act. Ang party list representative ay kapantay ng mga kongresista na hinahalal sa bawat distrito sa bansa. Ang party list system ay mekanismo para magkaroon ng kinatawan ang mga marginalized at underrepresented na sector sa pagpapanday ng mga batas. Pero sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Atong Paglaom versus COMELEC, hindi na lang ito ang mga grupong pwedeng bumuo ng party list groups. Kung titingnan natin yung deliberation ng mga gumawa o ng framers ng ating 1987 Constitution, hindi naman nila intention na gawin siyang exclusive to marginalized and underrepresented sectors. Yung intention nila ay i-open up talaga sa mas maraming grupo na gustong makilahok sa party list system. Paliwanag ng lente, hindi kasi kailangang bahagi ka ng sektor na kinakatawan mo. Halimbawa, pwede kang kumatawan sa mga magsasaka kahit hindi ka naman talaga magsasaka. Yan din yung kaso na yun ang sinabi ng ating Supreme Court, na you don't have to be a member of the sector that you want to represent as a party list in the House of Representatives. Kailangan lang or okay lang na advocate ka
or supporter ng sector. So hindi kailangan maging lembo. Ang isang partyless organization maaring magkaroon ng tigi-isang kinatawan sa Kamara sa oras na nakakuha ng 2% ng kabuang boto ng party list. Maaring magkaroon ng dagdag na upuan kung higit sa 2% ang nakuhang boto. May sinusunod na formula para rito alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Pero hanggang maximum na 3 upuan lang ang pwedeng makamit ng bawat partyless group. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa mga nakaupo ngayong party list, pinakamarami ang mga regional at provincial party list groups o yung mga kinakatawan ang ilang mga lalawigan. Sunod dyan ang agricultural sector, mga kooperatiba, sektor na mahihirap, kalusugan, kabataan, senior citizens at iba't ibang grupo ng manggagawa. Pero punan ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, tila naabuso ang partyless system sa bansa. Dahil nakita ito ng mga politiko o mapeperang individual na paraan para mapalawak ang kanilang kapangyarihan. Ang partyless, kailangan mo lang ng 2% of the threshold ng mga boto para makakuha ka ng isang pwesto. E kung kontrolado mo ang isang probinsya, may sure ka na naboboto para sa partyless mo. Nakita na ating mga political families, unfortunately, niya isa rin yung paraan para magdagdag sila ng pwesto sa House of Representatives natin. Kaya naging ganyan yung trend. Dahil additional seat yun additional resources, additional influence and control sa House. Maging ang COMELEC, hindi natutuwa sa kalagayan ng partyless system sa bansa. Pero hindi simple ang solusyon. Yung buong batas, sana hindi lang amendment, sana i-revise yung buong batas. Madami na tayong lessons at marami na rin sinabi ang ating kataas-taasang hukuman. And at the same time, sana talaga yung magiging party list law natin ay may representation sigurado ang bawat iba't ibang sektor. Dapat ma-define natin ano pa talaga dapat ang lahat ng sectors na meron tayo dapat under the party list system. Pag-introduce tayo ng anti-dynasty prohibition sa party list man lang, kasi talagang lantaran na pinapasok siya ng mga political dynasties natin. At dahil dito natin na magkakamag-anak minsan yung ibang mga nominees ng mga partyless groups natin. Paalala ng LENTE sa mga botante, kilatisin mabuti ang partyless group na iboboto maging ang nominee na iuupo nito sa Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 Oras. Sana all ang sigaw ng fans kay Roco Nacino na di lang pumunta sa Busan International Film Festival 2024 para i-represent ang Philippines dahil with all the glitz and glamour, one lucky Pinoy si Roco na hindi pinalampas ang makaselka o selfie ang ilang Korean opas. Makichika kay Nelson Canlas. Tara! Proud Pinoy si Kapuso actor Roco Nacino nang i-represent niya ang bansa sa Busan International Film Festival 2024. Napili ang pinagbidahan niyang pelikulang Motherland sa kategoryang GSEOC, pelikula mula sa Asian filmmakers na nakapag-direct ng at least 3 pelikula. Hindi man ito nanalo, winner pa rin ang mismong experience ni Roco. Proud raw siyang i-flex ang barong Tagalog na pinuri ng mga bigating Korean opa na nakabanding niya sa event. It was really the barong ang nagkuha ng interest nila kung paano ako na nagawa ng paraan ng makausap sila. Nagkaroon siya ng casual chikahan with Ji Chang-wook. Nagkatingin na kami. So as courtesy, bilang actor din. Imapit ako, hello sir, Philippines, I'm an actor there. Very welcoming sila. Na-meet din niya in person si Song Joong-ki, ang gumanap sa original version ng Descendants of the Sun as Big Boss na karakter ni Ding Dong Dante sa Philippine adaptation. Si Roco naman ang gumanap sa role ng bestie ng karakter ni Ding Dong. Pinagsabi ko agad yung telepono ko, sir, it's nice to meet you. I'm an actor from the Philippines. Can I show you this? Pinakita ko sa kanya yung photos na nila Ding Dong. Sabi yung, wow, what's your name? Humaba yung kwentuhan namin kung paano namin sinood. Sinend ko yung photo sa group namin sa Descendants of the Sun. At nagwawala-wala sila ng, ba't katabi ko si Song Joong-ki? At never daw yun nangyayari sa
isang Pilipino. Namiti niya ang Korean icon bida ng worldwide hit na Squid Games at isa sa addition sa Star Wars saga na si Lee Jung-jae. I like. So yung barong ulit na napansin niya. Pero to be able to talk to them and be in their presence, nakakatuwa. Naiyak naman ang misis niyang si Melissa nang sorpresahin siya ni Rocco with a video call kasama while bonding with MC1 at Park Seo-joon. Si Park Seo-joon naman, very welcoming. Ang unang sinabi sa akin, I just came from the Philippines, invite me again. Video call ako kay Mel. Sabi ko, ito ba yung ultimate crush mo? Tapos video call ko. Umiyak on the spot. Dahil daw sa ipinakitang kabaitan ng mga K-drama stars, nabuhay ang interest ni Rocco na simulan ang kanyang K-drama journey. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! Sinimulan na ngayong araw ang source code review para sa software ng mga makina na gagamitin sa eleksyon 2025. Nilahukan ng iba't ibang eksperto sa information technology ang pagsiyasat sa parte ng software program na nagbibigay ng set of instructions sa makina kung ano at paano gagawin ang trabaho nito sa eleksyon 2025. Mahigit 2 buwan magtatagal ang pagsusuri sa mga makina para matiyak ang integridad ng darating na botohan. Kapag may nakitang discrepancy, ire-report ito sa COMELEC ng mga IT expert. Bukas umano ang pinto ng COMELEC para sa mga gusto pang sumali sa review, kabilang ang mga IT student, IT group at political parties. Fashion is a form of self-expression and clothes have no gender. Yan ang mensahe ng mga lalaking Pinoy na nagsusot na rin ng crop top. Ang rock na fashion style ng ilang Olympians at Kapuso stars, ichichika ni Nelson Canlas. Living the best life si Dennis Trillo nang namasyal sila ng kanyang pamilya sa Tokyo Disneyland kamakailan. Second time na raw ito ng kanyang bunsong si Dylan, pero ngayong mas malaki na siya. Mas na-excite daw ang kanilang bunso. Mas na-appreciate niya na ngayon kasi talagang nag-explore siya. Gusto niya magtatakbo, gusto niya mag-discover ng mga, kilala niya na yung mga bagong. Kilala niya na yung mga characters, pamilyar na siya dun sa mga nakikita niya. Habang namamasyal, Dennis channeled his pulang araw character, Yuta Saito. Aba, nag-change costume pa at rumampa sa park in a crop top. At pagdating nga ni Dennis sa set kanina, nag-crop top siya ulit. Biro ni Dennis sa kanyang Disneyland outfit. Dennis Trillulo ang persona niya doon, channeling Carlos Yulo, na recently ay nag-viral dahil sa pagsuot niya ng crop top while on a vacation. Comment ng netizens kay Carlo dati, tila breaking toxic masculinity and boundaries ang peg ng double Olympic gold medalist. Nakisali rin sa crop top trend ang Olympian na si Yumir Marshall. Isa rin sa minsay nakikitang nagka-crop top ay si Kapuso leading man and co-star ni Dennis sa Green Bones na si Ruru Madrid. Ang status by Sparkle content creator na si Bont Bryan, dati na ring nagka-crop top. Minsan ay kapag nagta-travel at kinukulang ng damit, nangihiram daw siya sa kanyang girlfriend. Dahil nagustuhan niya ito, bumili na rin siya ng sarili niyang crop top. Ayoko lang din siguro na malimitahan yung kakayahan namin ng mga lalaki na magsuot ng kung anong gusto namin. Kasi pwede naman talaga, as long as masaya kami at gusto namin yung sinusuot namin. Pero believe it or not, unang sumikat ang crop tops noong 1940s dahil sa kakulangan ng rasyon ng tela dahil sa World War II. Pero naging worldwide fashion trend ito noong dekada 80 kung saan iba't ibang boy bands ang nagsuot nito. At nagbabalik ito at kasama na rin sa daily fit ng mga kalalakihan. Nauso siguro siya ang pag-crop top siguro simula sa paglabas ng bagong anyo ni Harry Styles. Kasi si Harry Styles, diba, nagpe-feminine silhouette siya. Tandaan daw na ang fashion ay self-expression. Ang crop, walang pinipiling katawan. Tall, short, thin, not so thin, boy man o girl, and everyone in between. Kung ano yung papasay sa'yo, suotin mo. Kasi yung may kilig lang naman ng life. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.